Tiwala sa dakilang lumikha na siyang namamandugot sa kabanaran ng mga tao sa bansa. Iba-iba ang mga relihiyon dito sa Pilipinas. May kanya-kanyang kautusan ang bawat isa nito sa pamamaraan ng pananampalataya. Maging sa saligang batas ay pinakikita ito sa pamamagitan ng pagkilala sa propesyong panrelihiyon at pagsamba. Sinabi nga ng ating amang si Jose P. Laurel, "There is no power but of God. The powers that be are obtained by God." Maraming mga bansa ang nagdala ng impluwensya sa pamamaraan ng pananampalataya sa Pilipinas. Ngunit noong pamambagong dumating ang mga Espanyol, naniniwala na ang mga katutubong Pilipino na may isang Diyos. Tinawag itong Bathala ng mga Tagalog, Laon o Aba ng mga Bisaya, Akasi ng mga Sambal, Kugurong ng mga Bicolano at Kabunian ng mga Ilocano at Igorot. Dala ng mga ninunong galing sa India at Sumatra ang mga seremonyang Brahmaniko o Brahmanic na hanggang sa ngayon ay pinaniniwalaan pa rin ng mga di-Kristiyano sa Luzon, Mindanao at Palawan. Pumasok naman ang Mohammedanismo o Muslim sa Pilipinas matapos ang 14th century. Ngunit napigilan ng mga Kastila ang paglaganap nito. Iba-iba man ang relihiyon, ipinakita pa rin ng mga Pilipino ang pagkakaisa sa iisang Diyos sa kanilang layuning politikal. Ayon sa saligang batas, bilang pagpapahintulot ng paniniwalang relihiyon, kailangang manumpa ang Pangulo ng Pilipinas bago gampanan ang kanyang tungkulin tulad ng iba pang mga pinunong bayan. Nakatakda din dito na hindi rin sisingali ng buwis ang mga simbahan, gusali at iba pang mga kayariang ginagamit lamang sa layuning panrelihiyon. Nagsimula ang relasyong politika at relihiyon dito sa Pilipinas noong Hunyo 12, 1898 sa pagpapahayag ng ating kalayaan. Tinawag nila bilang saksi ang kataas-taasang hukom ng sandaigdigan at hiningi ang gabay ng dakilang lumikha sa pagpapahayag ng kalayaan. Bukod dito, hinihiling din ang tulong ng dakilang lumikha sa preambulo ng saligang batas ng 1899, 1935 at sa ngayon ang 1987 Constitution. Bagamat nakasulat sa saligang batas, sa Biblia o sa Koran, o sa ano pa mang banal na aklat ang mga kautosang dapat sundin ng mga nananampalataya, hindi pa rin iiral ang pagiging maka-Diyos ng mga Pilipino kung hindi ito isasagawa at isasakatuparan ng mga tao. Sinabi nga ni Dr. Jose Rizal sa mga kababaihan ng Malolos, napapaloob sa pagiging banal ang pagsunod sa unang pagkakataon sa mga idinidikta ng katwiran anuman ang mangyari. Ang nais ko'y gawa, hindi salita, ang sabi ni Kristo. Hindi lahat na nagsasabing Panginoon, Panginoon ay makapapasok sa kaharian ng langit, kundi sino mang gumaya ayon sa kalooban ng ating Amang nasa langit. Gaya nito, sumulat din si Marcelo H. Del Pilar sa kababaihan naman ng Bulacan. Hindi isang katangian ang laging pagdarasal, pagkatok sa dibdib at iba pang nakagawi ang kilos sa pagsamba. Higit na tinatanggap ng dakilang lumikha ang paglinang ng katalinuhang kanyang ipinagkaloob dahil sa walang hanggang pag-ibig na inuukol niya sa mga nilalang na kanyang nilikha upang magsilbing liwanag sa landas ng buhay. Ipinag-utos naman ni Bonifacio na mahalin ang Diyos ng buong puso at laging isa-isip na ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay pag-ibig sa bayan at ito rin ang tunay na pag-ibig sa kapwa. Sinabi naman ni Jose P. Laurel, "Like Jesus of Nazareth, the leader confines himself to the people, lives with them, understands them, develops and progresses with them. In short, his ideas must lead, but his heart must follow." Sa makatwid, mahalaga ang pagpaparayang panrelihiyon tungo sa kapayapaan ng mga tao sa bansa. Ayon nga sa kasabihan, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa.
simulan nawa natin sa sarili ang progreso at ipalaganap ito sa buong bansa. In God's will.